And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. Today is the day of your salvation. Listen to what Jesus said in Luke 19:10. Ano pong sabi niya? The Son of Man came to seek and to save which was lost. Ang anak po ng tao at sinasabi niya po ay patungkol sa sarili niya ay dumating sa mundong ito upang hanapin. Maghanap. Amen? Ano po ang purpose ng paghahanap niya? Hanapin at iligtas ang nawawala. Ang purpose po ng paghahanap niya ay magligtas. Iniwan niya po yung langit, punta ng lupa upang magligtas. Malinaw po ang reason ng pagdating niya. Siya po ang may sabi, hindi ako. Dumating siya upang hanapin at iligtas ang nawawala. Yung makita po natin, pag binasa niyo po ang Gospels, walang tigil ang Lord na nagpupunta sa iba't ibang lugar. Kahit mga lugar na ayaw punta ng mga Pariseo, ng mga Eskriba, ng mga Sadduceo, the Lord go and minister to the needy. Kalang tigil po siya, nagpapagaling ng iba't ibang sakit at karamdaman, naglilinis ng kaitong, ibubuhay ng mga patay, nagpapakain sa mga walang pagkain, nagpaparami ng mga tinapay at isda, nagbubuo ng pamilya, pinapahiya si Satanas, nagkakalag po ng mga tanikalang baka na nakakabit sa kanilang kaliluwa patungo sa kanilang talampakan. Wala po siyang tigil na umaabot ng mga buhay. Lunes, Martes, Miyerkules, Webis, Biyernes, Sabado, Linggo. Yung gabi, ginagawa niyang araw. Yung araw, ginagawa niyang gabi. Because he came to seek and to save which was lost. At yan din po ang dahilan kung bakit siya po ay tumawag ng mga unang alagad na tinatawag ng mga apostol. In Matthew 4:18 to 22, ang sabi niya, halikayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong fishers of men. Gagawin ko kayong soul winner. Amen. Tumawag po siya ng mga alagad para maging extension niya upang maraming gumawa ng ginagawa niya. Maraming umabot ng mga buhay. Maraming magligtas. Dahil alam niya, isang araw, pagkatapos siyang mabuhay mula sa mga patay, siya po ibabalik na po sa Ama at uupo sa trono niya upang maging Panginoon ng lahat. At kinala ipagpatuloy ng mga alagad ng church, ng end time bride, ng living like Jesus church, ang kanyang ginawa, ang hanapin at iligtas ang nawawala. Ngayon atin pong goal, paglabas ng bahay, una sa lahat, pagkatapos natin magkaroon ng deep intimacy sa Diyos, ay magligtas ng kaluluwa. Secondary na lang po yung pag-aaral, pag-abroad. O ano pa pong gusto natin gawin ng araw na yan na bahagi ng buhay natin. Kung may opisina ka, dapat may brochure ka dyan. May magazine ka. May booklet ka ng Crisis the Answer. Kung may papasok niyang Christian, may libro ka ni tatay, pwede mong ibigay sa kanya para ma-revive. May mga worship song na. Amen. May sasakyan ka, may kanta si tatay dyan. Para pag may sumakay, nagmamaneho ka lang jeep at taka ng bus, hindi, mabibless sila. Taxi, mabibless yung sasakay. Wala mang nakalagay doon sa sasakyan, minamaneho mo na, Jesus is our shield, oras ng Himala, kundi sa loob talaga, buhay yung pangangaral lang, salita ng Diyos, sa oras ng Himala. Yan po yung nagliligtas. Inuulit ko to noon, uulitin ko uli, at di ako magsasawang ulitin hanggang bumaba si Jesus. Huwag na po natin pang pahirapan pa po yung isyo ng kasaganaan ng mga anak ng Diyos. Ito lang po ang simpleng katotohanan. Wala na pong higit pa rito kaya ano po pong sabihin ng sinuman. Apart from this truth, yung susunod po yung shallow, questionable theology. Ito po ang truth. Sa nating pag-usapan ng kasaganaan, isa lang pong sikreto, ang kasaganaan. Pagyaman ng walang limitasyon sa lahat ng bahagi ng buhay mo, kagalakang, kalusugang, kapayapa, magandang pamilya, matagumpay na buhay, napakayaman na pamumuhay sa pera, material na bagay, isa lang po ang solusyon. Isa lang ang susi. Ang totoong kasaganaan ay nasa pagliligtas ng kaluluwa.
Kaya pag kinonek mo ang buhay mo, ang talino mo, pinag-aralan mo, ang lahat ng kaloob ng Diyos sa iyo sa paglilitas ng kaluluwa, ang prayer mo, ang fasting mo, sinama mo mga anak mo, kinonek mo yung negosyong iniwan ng Diyos sa paglilitas ng kaluluwa, yung profesyon mo, ano man po yan, ginamit mo lahat yan, purihin ng Diyos, sigurado ang langit at ang kayamanan ng langit para sa iyo. Hindi mo kailangang manghingi. Hindi mo kailangang magpakahira para kumita. The favor of God will overflow in your life. At kahit anong gawin ng Diablo, umaga, tanghali, hapon, gabi, protektado ka ng Diyos. At kahit maraming pumilar yan, gusto humingi ng blessing sa Diyos, sasabihin ng God the Father, lahat ng mga anak ko, mahal ko, pero ang priority ko ay taga-oras ng Himala. Kung sino ang naglilitas ng kaluluwa, sila ang unang pinapahalagahan ng Diyos.